everyone. Welcome to Goodwood Hydroponics. Screaming. This is Sir Nars po. Hi, good morning. Si Ma'am Chari. Hello, good morning. Si Ma'am Lubel. Good morning. And si Engineer Mike. Sila po ang mga importanteng tao na tumulong sa akin para maging successful ang aking hydroponics. Hello. We're here Angeles, Pampanga. Yes po. So, ito yung pinaka one of the best team na naka sa hydroponics. So Jing, ano ba yung mga of course hindi natin masayang successful or something. Ano ba yung pwede mong ipakita sa amin or sa mga growers natin? Pwede nating ma-share? Yes po. Unang-una sa lahat, hindi naman ito mabubuo po kung wala yung system. And nung time na gusto ko, I have a concept in my mind and I was looking for someone who can build me one. And Mr. Engineer Mike and Ma'am Lubel was introduced to me. So, yun po. Sila po yung nag-build ng system na to. Paano and mo sila nakilala? The power couple is from Laguna, Santa Rosa, and you're from the north. From south to north. Ano po? Sa group. Hydroponics groups okay. Po. Recommendation po ng mga ka-grower. So, in-approach niyo po sila, Sir Mike? Yes po. Nag-communicate po kami through online. Okay. I discussed them how big is the system and ilang pipes and yung layer. So, since very knowledgeable naman po sila sa pag-build, so, hindi ko na po problema kung paano siya mag-work. So, dumating po sila, salpak na po. Parang gano'n po. So, the next day, it's operating. Wow, okay. So, bali ilang heads po yan, Miss Jing? Nasa 96 per layer po kasi siya eh. 96 pieces. Okay. Yung layer na to. So, 96, almost 300. Okay. Engineer, ilan pong ano yan? Ilang po 3 layer siya? Ilan po yung grow lights po niya? Actually, ma'am, yan. I-request din ni Ma'am Jing kung ilang grow lights. Actually, I discussed it with Sir Engineer Mike. Sa grow light kasi, ang pinaka-mentor ko doon, talagang nakakuha ko ng idea kasi zero knowledge po talaga ako when it comes to grow light. Si Sir Nathan, shout out to Professor Nathan. Finalo ko siya, so I approach him. I ask him, what do I need? Paano siya i-set up? So, based on that information na nakuha ko si Sir Nathan, I discussed it with Sir Mike kung ilang holes per pipe. So, since importante kasi na yung grow light is aligned siya sa isang row ng lettuce. Or else, it will just follow where the light is set up. So, okay. Yun. So, ilan siya? 12. 12 each layer ng grow light. 12 grow lights, 12 cups. Yes! So, per line mo ng ganito, isang grow light, 12 grow lights, 12 rows din ng lettuce. Yes. Per line niya, 1 grow light. Sa isang grow light, 8 siya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 12 rows, 12 grow lights. 12 grow, yes. Mm-hmm. So 1 is to 1. Yes, 1 is to 1. 2, 4, 6, 8, 10, 12. So 12. So parang binarita niya, di ba masalay tayo na makaayos? 6x6 kasi yung distance po nito, so yung 4 feet nasa, pwedeng patubuin niya ng 8 din. 8 na lettuce. Sa isang grow light, pumapatak siyang 8 heads. Ang challenge lang kasi dito, sa grow light at saka, parang, dahil sa lettuce kasi kailangan at least 8 yung distance niya, ito 6x6 lang.
So once na sa seedlings napaka the best ng grow lights, but when it comes to pagtumuntong na siya ng 20 dot, mm-hmm. as in hinahabol na kasi niya yung ilaw and kinukulang na siya ng intensity ng ilaw, so parang palagi na. Mm-hmm. Sa on that day na yung day 20, so yung 10 days na yon, malaking kung sa arawan, malaking ano pa yun eh, malaking party pa yun para sa paglaki ng lettuce. Kahit ganito kababa ang, kahit ganito ang distance? Yes po, kinukulang pa rin po talaga siya. Ilang watts pa? 36. So, from the day of germination, nasa 35 days lang, kailangan harvestin ko na or else, maninilaw na yung ilalim niya. Kasi kulang na siya sa ilaw. Kasi yung nabanggit mong paninilaw sa, of course, ano naman yun, yung sa ilalim talaga. Yes. Paano yung paninilaw niya doon sa ibabaw? Na-experience mo ba yung paninilaw na yun sa paninilaw sa ibabaw? So far, wala naman po akong na-experience na ganun. Pa naman. Ang pinaka-main challenge ko lang po dito kasi is yung root rot. Dahil sobrang init ng panahon. Tsaka medyo kulub kasi ito eh. Hindi mo talaga may iwasan yung root rot. So, isa sa mga naging... Kasi dati po, kung mapapansin nyo po, naka-styrocup na ako. Dati, net cup at saka foam. Dati naka-net cup. Foam. Hindi niya kaya. So, yun. Dahil may laman siyang kokopit, na-isolate niya yung roots. So, kaya niya. So, magbago man ang temperature ng water na nagdumadaloy sa kanya, napoprotektahan pa rin yung roots sa loob. So, halimbawa, mamatay man yung nakalabas na roots na yan, makaka-recover pa rin siya. Makaka-recover siya. Yun yung purpose ko. Sa foam, once na nagka-root rot na siya, tuloy-tuloy, walang natitirang roots. Yung energy ng halaman mapupunta na naman sa pag-roots. So, nababansot siya. So, instead na mag-focus na siya dun sa paglago ng dahon, na-redirect na naman yung energy ng halaman. Nagkakaroon ka ng root rot dahil sa init. Sa init. And yung changes ng temperature ng water. So, isa pang ginawa kong paraan is, kasi dati, hayaan ko siya ng 4 days di ako magre-refill. Sa 4 days na yun, at this stage, one day lang, ilang liters na nababawas. So, pag hinayaan ko siyang 4 days, tapos 4 days, tapos konti na lang yung natirang natural, tapos refill ko siya ng madami. The next day, may stress na yung roots niya. Paano mo sinosolve yung root rot? Ang ginawa ko niyan, every day, I will refill. Yung little changes sa water, sa temperature, hindi niya napapansin. So parang yung konting added top up dun sa water, hindi na niya napapansin. So continuous siya. Parang same pa rin siya. Yun yung napansin ko lang dun. Nagkakaroon ng root rot, di ba? Kapag... Nagkakaroon ng root rot, di ba? Kapag kulang sa aeration, yes, kulang sa yun. Oxygen, pag umiinit kasi, yung dissolved oxygen, nawawala eh. Nawawala. So, kailangan mong gawin, dagdagan ng aeration. Pag dinagdagan mo ng aeration, is either magkaroon ka ng aerator, yes, para masolve yung root rot. Oy, isa pa ha, yung lagi ko sinasabi, hydrogen peroxide. Yes, that's true. Magdagdag ka ng hydrogen peroxide, 5 ml per 10 liters of water. Kasi okay yan eh. Hydrogen peroxide, H2O2. Mm. Yan po ang hindi ko pa nagagawa. Yeah. Actually, yung aerator na trike na nadagdagan ko na. Para lang masolve yan, dagdagan mo ng aerator, dagdagan mo ng hydrogen peroxide. Yes, yes. Kahit yung 3% solution lang, or yung 6% dead volume. Pag yung 3% solution mo, sa 10 liters of water, 3% yan ha, 10 liters of water. Kung 6% yung hydrogen peroxide mo, edi 6% sa 20 liters of water, 5 ml per 10 liters of water ng hydrogen peroxide. I'll do that. Kailan mo yun ilalagay? Ano? Sa setup na mismo. Kasi yung iba, parang naglalagay sila after. Hindi sa umpisa, parang minsan nasa kalagitnaan na. Ang ginawa nila doon ay cure na. Cure. Pero mas maganda. Kasi yung hydrogen peroxide, oxygen siya eh. So, nakakapagdagdag siya ng aeration, ng oxygen sa tubig. Mm-hmm. Kapag yung meron kasi mga bacteria at saka fungus, nabubuhay siya kapag kulang sa oxygen.
yung oxygen nakaka-prevent siya, nakaka-stop siya ng development ng fungus and ng bacteria. So, kung meron ka from the start pa lang noon, mape-prevent mo yan. Speaking of fungus po, marami akong nakikita ngayon na nagkakaproblema sila sa fungus, lalo na sa mga Batavia. Like, yung Olmiti, common daw siya ngayon. Sa akin, ang napansin ko, hindi ako nagkaroon ng problema ng ganun. One of the reason is, I think is, pagkatapos ko mag-harvest, kailangan nililinis ko agad na siya. Yeah. Nililinis ko. Kasi, once na hindi naman tinira ng mga bakterya, natanggal mo yung mga contaminants, hindi naman siya magmumultiply, so hindi na siya mapupunta sa lettuce. Importante po kasi, actually, sa pagtatanim dito sa akin na, ang pinakamahirap na parte is yung cleaning, paglilinis. Kasi yung nai-enjoy ko yung pagpupunla, yung pagta-transfer, yung pag-harvest, pagdating na sa cleaning, kasi, wala na. Kasi ang hirap linisin dito. Kasi hindi mo nilalabas mo ba ito pag dinilinis? O pag dito na? Pag nag-general cleaning po ako, tanggalin ko po siya lahat. Tinatanggal ko, binababa po namin yan, tapos pressurized. Kasi ayoko din naman, although kakayanin ko, tsatsagain ko, kaya lang masisira po yung lights ko kapag, it's electricity and lights. So and, pag nag-general cleaning ka, ilang araw yun o ilang weeks? O usually per cycle dapat nililinis siya eh. Pero once na nakita ko naman, ay hindi naman siya ganun kadumi. Ang inaano ko lang is, tatanggalin ko lahat ng mga mga pinag-harvestan. Tapos, linis lang ng with soap, punas, ganyan. And, hindi ko siya pinapatuyuan ng, kung kunyari, pag nag-harvest ako, tapos hindi ko pa naman siya lalagyan ng seed ng panibagong tanim, kailangan hindi siya matutuyuan ng nutrient solution dito. Yun ang pini-prevent ko. Kasi parang, feeling ko kasi, hindi ako knowledgeable dun. Parang na-observe ko lang. Na pag once na ito yung mga nutrient solution dyan, parang may mga powder na siyang natitira. And pag pinadaluyan mo ulit siya ng nutrient solutions, parang sabi ko, parang madadagdag siya doon sa dati kong timpla. So nawawala ako sa yung timpla, tamang sukat. Ano nabubuo na yun? Calcium nitrate? Hindi ko alam. Kasi... Kaya yun yung make sure na pag natuyo siya, water na lang siya. Pina-flush ko siya ng water talaga. Kung hindi ko siya tatanggalin. Pero yun, general cleaning talaga ang pagpapabrebent. Nung sabi ko kay Joyce, sir, yung calcium nitrate namin, hindi yan nabubuo, hindi nagbabara. Kung may system kayo dito, hindi magbabara yung mga tube. Yeah. So sabi niya, sir, try nyo. Actually, doon kasi sa malalaking farm, ang ano nila, yung complaint nila, parang nagbabara daw. At totoo. Nagbabara daw yung calcium nitrate. Which is, the usual calcium nitrate na ginagamit nila is yung popular, yung bilog-bilog na puti. So, alam nyo na lahat yon. So, ngayon, talaga naghahanap sila. So, kami naman, Nutrihydro, syempre talagang as much as possible, like kami nag-innovate, hindi kami talagang ito lang. So, nag-research kami, tumingin kami ng iba. So, ngayon, meron kami ngayon calcium nitrate na non-clogging siya. So, talagang, actually, kahit ilagay mo lang siya sa bote o saan, nakubot at tutunaw na siya. Hindi mo na kailangan haluin po. Unlike nung isa na kailangan po magpainit ang tubig. Yes. Tapos, ito, kahit siguro tubig, talagang mabilis siyang natutunaw. So, ngayon, ang ginawa ng mga farm, ang in-order na nila ngayon, yun ang we call it non-clogging. Okay. Yun. So, yun. Pero, okay pa rin naman yung calcium nitrate. Yun. Pero, may mga nabasa kasi ako, yung dilaw daw, puti. So, wala sa kulay yan. Kasi, ang calcium nitrate, kasi meron dyan oil-based at water-based. So, yung iba, oil-based, hindi yun advisable sa hydroponics. Yun ay pang lupa.
So kung nakikita nyo yung iba, kasi may nagpo-post sa iba na bakit daw yung tubig nila para daw may langis sa ibabaw. So paano daw yung tanggalin? So iba po yun. Meron tayong water base, meron tayong oil base. Yun. So aside, Miss Jing, sa root rot, huh? So ano pa yung mga challenge? Pero maganda yung sinabi mo, actually, palaga naglilinis ka lang. The fact not, ano pa yan, kasi po, open pa. Oh, isa po kasi yung mga nirecommend nila is mag-spray ng ganito, ganyan. Eh, takot po kasi ako dun eh. Kasi kinakain ko yun, hindi ko naman, ayokong, may in-spray ako, tapos hindi ko naman siya lulutuin, tapos kakainin ko ng ano. So, yes, ayoko yung, as much as possible, wala akong i-spray sa dahon. Na pang-prevent ng kung ano-ano mga disease. The unang lagi kong unang solution is clean everything. Either mas gusto ko pang instead, kunyari nagkaroon ako ng fungus dito, tapos isprayan ko, eh dapat ang recommended nila isprayan ko, hindi ko po yan isprayan, tanggalin ko na lang. Yeah. Magpanibago na lang ako. Yeah. Linisin ko, tanggalin ko, linisin ko at panibago. Mas okay pa yun po sa akin. Yes. Kasi importante kung ano yung pinapasok sa katawan mo eh. Hindi po naman. Yes. Actually, perfect yung sinabi ni Jing. Kasi ganun din sa malaking farm, yung mga na-encounter namin. Pag meron na yung isa, wala, hindi na sila nagdadalawang isip paano, ano, talagang tatanggalin nila. Tsaka wag ka mag-spray ng water kasi yung fungus, nabubuhay siya sa wet. Yes. Wet surface. So pag nag-spray ka, mas nag-develop yung fungus. Mm-mm.